Good day everyone! Welcome to MNN Tutorials. In this video, I will show you how to create an interactive slide drawing activity using the classpoint add-ins in our Microsoft PowerPoint. So, let's make this happen! So, meron tayo ditong pre-created na slide PowerPoint. So, today ay gagawa tayo ng interactive slide drawing activity gamit ang classpoint. So, isang example natin ay halimbawa ito. So, ang activity natin ay plot the following points. So, point A, B, C, D, and E. And then, ipa-plot dito sa ating Cartesian plane. So, ang gagawin lang natin ay punta tayo dito sa class point tab. So, dahil slide drawing activity, ang ating gagawin ngayon ay click lang natin itong slide drawing activity. And then, lalabas itong settings sa ibang kanan ng ating screen. At ang maganda dito ay itong mga options na pwede nating gawin. So, pwede nating i-click itong start question with slide. Pwede rin nating i-minimize yung result window after ng question ay nagsimula na. And then, ito, pwede tayong mag-set ng oras kung gaano katagal sila pwede mag-submit. So, check natin siya para makita ninyo. And then, pwede tayong mag-set ng 15 seconds to 5 minutes. So, let's set it sa 2 minutes. Okay? And then, pwede nating ma-view yung responses habang nagsasagot sila. Or even after ng ating presentation. So kapag na-set na yan, ganun lang kasimple, ay pwede na nating simulan ng ating interactive activity. So kapag ka nag-present screen tayo, at nandito na tayo sa slide na ito, makikita nyo itong kulay blue na box. Pag kinlik natin yan, ay magsisimula ng mag-collect ng sagot or response yung ating interactive slide drawing activity sa ating students. So makikita nyo dito sa taas, tulad ng mga sinabi ko na nung nakaraang videos natin, ay kailangan natin gamitin ang class code na ito na ibibigay natin sa ating mga students upang makapasok dun sa class natin, dun sa classpoint.app. So, pupunta lang sila sa classpoint.app at i-enter nila itong code na to para makapag-interact sila dito sa ating activity. And then, kung makikita nyo, meron tayong 5 students na nakapasok. And then, kapag kinlik ko itong slide drawing activity, ay lalabas itong box na to kung saan nagpapakita na nagko-collect na ng responses ang ating PowerPoint. At makikita nyo yung oras dito. Nagka-count up siya hanggang 2 minutes. And then yung responses lalabas dyan. And then pwede natin i-close na yung submission. And then pwede natin siyang i-minimize. And then punta tayo dun sa part ng students para makita nyo na nagsasagot halimbawa sila. So halimbawa ito si student number 1. Paplat niya yung point letter A. Para makapagsagot siya, ay i-open na yung slide kung saan siya magsasagot. Dito na yung slide and then dito na siya magsusulat. So, pwede siyang mamili ng kulay ng pen na gusto niyang gamitin. And then, mayroon din tayong eraser dito. So, try natin itong kulay black. So, negative 3 and then 2. Naka-point na siya dyan. And then, lagyan natin ng A. So, pwede itong gamitin ng students niyo kahit na anong gadget. Tablet or cellphone. And then desktop and laptop screen. Pero maganda to at mas madaling magsagot dito sa slide drawing kapag touch screen yung ating gadget. So click lang yung submit. And then na-submit na yung sa kanya. And then try natin yung iba naman na students. Open slide. So, ayan. Makikita nyo yung bawat sagot ng students nyo dito sa dialog box na to habang nagsasagot sila. Magpa-pop up dyan yan isa-isa with their names. And then, pwede nyo siyang i-like, pwede nyo siyang i-save, at pwede nyo i-delete yung kanilang ipinasang drawing. So, ganun siya kaganda. And then, let's close the submission. Okay? So, ayan yun. And then, pwede natin siyang i-save as review. Okay? So, pag tinignan natin, nakasave siya dyan. And then, pwede natin siyang i-insert as another slide. Okay, automatic na add na siya. And then let's close this. And then let's end our presentation for example. At kung makikita nyo, ayan, yung sagot nila ay na-add na as slide yung kanilang mga sagot. So let's try another activity. So draw an emoji about how you're feeling today. So ulitin natin, click lang natin to slide drawing. And then close submission after, lagyan natin 5 minutes for example. And then hide participants name when viewing responses. Check natin. Try natin siya.
And then let's try this one. Let's present it and then let's click the slide drawing para makapag-collect ng responses. And then punta tayo sa students. So open slide and then mag-drawing niya siya. So let's try happy and then submit. And then let's try sad. Then makikita nyo, ayan na yung kanilang sagot. So let's close the submission. And then save forward, review. And then do responses. And then we can like their work. Show like answers only. For example, hindi to like, so makawala siya. And then andun na ulit siya. So pwede natin siyang save as another slide. And then if you want to restart the activity, just click restart. And that's how you do it, how you add a slide drawing activity and use it sa inyong online classes gamit ang ClassPoint. So sana ay may natutunan kayo ngayong araw na to at magamit ninyo ito sa inyong pagtuturo. Bye!